kung i-encapsulate ko lahat siguro sa isang word, wow. It's been ano, pwede ko pa rin sabihin talaga na it has been a magical journey for me, dahil namamagic ako minsan ng mga anak ko sa mga ano nila, sa mga tricks nila at mga kaugalian na lumalabas every single day na nadidiscover ko. Pero at the same time, talagang masaya ako dahil nabigyan ako ng opportunity na maging mag-uwi. It's been especially trying now that we have been, kumbaga, in our homes for the past year or so. Kasi, kumbaga, dati, feeling ko challenging na dati. Na parang, okay, meron akong career, tas yung mga anak ko naaalagaan ng mga part-time nanny nila, ganyan, at nabibigay ko sila sa mommy ko. Ngayon, walang ganun. So, kailangan gawin lahat, matutunan lahat, balansehin lahat, at nandyan sila 24/7. So, for me, magic talaga. Hindi ko alam kung paano ko naman magic din yung mga pangyayari ngayon. But, so far, sabi ko nga din kila Luan, kay Maricris, kay LJ kanina, yung happy times, syempre, pasok yan. Pero yung trying times na minsan, like kahapon lang ata, 3 hours akong umiiyak. Kinikwento ko kay LJ. 3 hours akong umiiyak. Tapos itsura talaga ni Stellar. Tinitingnan niya ako ng parang alien. Kasi hindi siya sanay na nagbe-breakdown yung nanay niya ng ganon. Parang lahat ata ng tinago kong pakiramdam nung pandemya eh sumabog kahapon ng 3 oras. So nakagano lang siya. Talagang tinititigan niya ako. Tapos sinabi ko nga kay LJ, grabe, sobra akong nagulat. Kasi I always think, you know, they're children. Mm. But then she came up to me after siguro giving me some time na shucks, umiiyak si mommy. Lumapit siya, sabi niya, Mom, God is already at work. Yeah. Why are you scared? Sabi niya. So doon talaga ako natauhan. Kasi parang my 5-year-old just told me, God is at work. Why are you scared? Mm-mm. Sabi ko, wait. Wow. So doon ko na feel lalo na shucks, okay, we must be doing something right here at home, okay. Kian and I, for us to be able to merit, 'di ba, this 5-year-old girl, yes, who just has that much wisdom in her. Ako, I'm very lucky to have a very strong mother. Talaga to look at and try to emulate as much as I can. I only realized how strong she was when I eventually got married and had my own children. Kasi parang the way they made me grow up is hinahayaan, even if sakit na sakit siya. Like, alam ko yon, I was made aware na there were some things in my life that she didn't agree with, but she just allowed me to be. So with our kids, ganun ko sila tinatrato. Minsan nga parang nakakatawa kasi ang sarap na i-prolong yung pagka-newborn eh. Pero may nabasa nga ako na made so much sense, which is, you know, these, yung baby mo, this soul that entered this world is actually already whole. Mm-hmm. They know exactly what they're gonna go through. They're gonna try to remember it for sure. And your job as a mother is to be there to support them every single time they go into something, whether it be a problem or success, or, you know, your job is to just be there and to guide them and give them advice when asked. Mm-hmm. So definitely, ako, alam ko, ready ako for that. Mm-hmm. Hanggang sa kaya ko, mm-hmm, na gawin yun for my children, I will be there for them. Mm-hmm. So it's true. Like, my mom, she's already a senior, but she's still a mom to me, to Kian, and she's the best grandma to my children. So, ganun talaga siya. Tuloy-tuloy lang siya. And siguro parang ang mai-add ko lang dyan is sa pandemic na to, ang isa sa mga pinakamalaking adjustment pagdating sa perspective ko is dahil day-to-day tayo, kailangan may growth mindset tayo. We cannot keep on saying,
I want things to go back to the way they were. It's not gonna happen. So, kumbaga, at this point, tinitrain namin yung mga bata to be happy with what they have at present. And then, Kian and I will try our best as parents to give them experiences na they will enjoy sa abot ng makakaya ng safety precautions natin. Yes, yes. Kung ganun muna at this point. Yes. Nang tawa kami ng tawa lahat. Kasi dati nga mahirap nang pumasok magka-career kung maging mommy ka, di ba? Kaya nagtago ng paraan. Pero yung pandemya kasi isa siyang malaking balakid sa pagpapaan. Nang karera. Dahil siya feeling mo, hala, pag ako na-expose at paano? So, lagi kaming taking the safety side of things at this point. Yes. It's a good decision for every one of us, no? For each one of us. Kasi we have to protect our kids and our family. But, yun nga, going back to a growth mindset again, what I've been focused on for the past year and a half, even naman before this is yung music label namin. Yes. So every day I work for OC. I try to help our artists achieve their dreams musically. Ganyan. So naka-focus ako doon day in and day out. Tapos natuto rin kami ni Kian na talagang maging madiskarte. Hindi pwede dito na kasi 'di ba na-cut off yung main sources of income natin, via touring, concerts, wala. Tapos ako naman, syempre, taping lahat. Nakot. So, dahil doon, natuto kami talagang maraming streams of income at wala kaming binabaliwala. Ah. Kahit na kumita kami dyan ng 5 pesos, wala kaming pakialam. Basta gagawin namin yun para lang may pumasok. So, like siya, nagbenta ng bacon, yung mga gano'n. Pero masarap yung order. Actually, lahat ata tayo, gano'n yung pinagdadaanan natin. Mm-hmm. So, yun lang yung process ko at the moment. For Miss Gina, ano naman yung pinaka the silliest questions or the most shocking questions that Stellar has asked you? Tindi. Talagang sabi ko, pinag-combine yung Gina tsaka si Kia. Nangyari? Nagkaanak tayo ng ganito? Kasi grabe talaga siya magtanong. Parang one time, sabi niya, "When did you meet Daddy? Did you have other boyfriends before Daddy?" Ganyan yung approach. Tapos ako, yes, anak. So, when you met Daddy, how many days before you kiss Sexy? Oh! Sagutin yun. Ano daw? Ipinag ko talaga yung process. Talagang, hindi nga siya gusto na papunta. Ganun talaga. Pero yung demeanor ko, parang, anak. Tapos yung daddy niya, grabe niyang asarin. Sabi ko talaga, eto na ata yung sinasabi nila na, di ba? Parang, uy, babae yung anak mo. Ganyan, nagot ka. Pero grabe talaga si Stellar sa kanya. Grabe siyang asarin ni Stellar. Sabi niya, "Daddy, how many girlfriends do you have?" Ganyan. "Do you have?" Sabi niya, "One, mommy." "No, before mommy. How many?" At pinilit niya talaga, pinilit niyang bilangin ng tatay niya. Tapos dahil naalala niya, every time ngayon, pag trip niya, asarin yung daddy niya, "Daddy, I know one of your girlfriends, Daddy. Apple." Tapos tawa siya ng tawa. Tapos, lago. Hanip. 5 years old lang ba talaga siya? 5 years old. Tsaka, alam mo yung parang sabi ko nga, ako hindi ko pwede underestimate yung capacity ng bata. Hindi porket bata yan eh. Hindi yan, full human being yan eh. So, capable siya na to feel everything, ba? Diba? So, parang minsan, magsasana, si sweetan naman ako kasi nagsasabi siya, "Mommy, Daddy, I'll take care of Salem. You go out and then have a date naman." Wow. O may mga ganun siyang nafe-feel na, "Oh, mommy and daddy need to spend time together." So, minsan, kinol namin, "Oh, you take care of Salem, ha?" So, nandun sila sa loob ng room. Siguro tumigil siya ng 5 minutes. 5 minutes. Finish na. Tapos na yung date, sabi niya. "Finish na, take care of Salem." Ganun siya.
Mga ganun yung mga questions niya. So, marami pa kung ano-ano, pero yan yung mga silliest talaga na pinagtatawanan namin na parang, wow. Tapos alam ko, may mga questions din siya about my papa. Kasi diba, she grew up eh, seeing my papa. In fairness naman, talagang sobrang close sila ng papa ko before my dad died. So, minsan may mga ganun siya. Mommy, pag kumari nasa balcony, tumitingin ka, Mommy, is Papa there? Sa moon? Mga ganun yung mga tanong niya. So ako, syempre, in-encourage ko din yung imagination. Yeah, Papa's there in the moon. You can talk to him when you see the moon. Mga ganun. So ganyan yung mga developments niya so far. Nakakaaliw din talaga makita. Kasi, wala, napaka-unique ng each individual kasi. Kinakatuwa. Yun. That's nice. Galing naman. Saan kaya niya nalaman yung mga tanong na yan? Hindi ko alam po kung saan niya nakuha yung term na kiss sexy dahil hindi po namin kiss sexy. Hindi namin yung ginagamit dito. Kaya ano, kaya talagang saan yan ako? Tapos tinuturo anak kasi siya ni Gina tsaka ni Kian. May tinuturo siya ditong picture namin na parang picture namin ng prenup. Tapos yan yung idea niya talaga ng date and kiss sexy daw. Oh! You know, nag-react yung tatay. Tom. So, parang ganyan. Ganyan yung mga ganap. Kiss sexy, di ba, mahal?